magandang buhay po sa atin lahat. Ngayon po, gumagaya kami ng aking lab na bibili po kami ng kawayan ang gamit sa ating kulungan ng kambing. Eh, bago po tayo umalis eh, makapagpapakain po muna kami ng hito. Ikaw na, Paolo, magpakain para alam mo na magpakain. Ganyan na karami, papakain. Paolo, hagis mo yun. Ihagis mo yan. Hagis mo rin ako, Paolo. Lahat? Oh, lahat. Pakablay. Pinakain po namin ni Paolo yung hito. Tinuro ko rin magpakain ng hito. Mamaya ang gagawin, magbunot yan ang magbunot ng pako. Mm. At baka bukas o sa ibang araw, makagawa na tayo ng kuhan. Kulungan ng ating kambing, ano? Entiende? Bye-bye, come on. Ayan po, pinagbili na po ang ating kasamang aking pamangkin. At samahan niyo po kang bumili ng kawayan. Ating kulungan ng kambing para matutuloy yung pag-aalaga. Pag nagawa po yung kulungan, saka po tayo hahanap ng kambing. Mayroon naman po kasi yung bibili na ng kambing, wala pa pong kulungan, tago lang po ngayon. Baka nag-umpisa pa lang mag-aalaga, magkasakit na po agad yung ating kambing. Kaya kailangan po sinopen muna yung kulungan. Ito na po tayo sa bilihan ng kawayan na pinapuputol ko po para kumasa sa ating elf. Basta 11 feet siya na. Pinapuputol ko po ng 11 feet kasi yung ating ginagawa doon parang 10 feet po yun eh. So sobra ng konti eh. Pinasobra na po natin. Ito tayo sa bilihan ng kawayan at kubo. Ito na po natin yung kubo rito kung magkano po. Eh, maganda yung kubo na ito. May kwarto. May pera-pera dyan. Pwede bumili. Oh, ang ganda nung lang. May higaan na. Mayroon pa po second floor ha. Oh, may second floor po. Hindi ko lang alam mo gano'y ganito. Mamaya natanong natin sa may-ari. Yung mga nagsisimula pong may bagong kasal dyan o bagong mag-asawa, pwede na po ito ha. Kaya lang, mahal din po sigurado ito. Tanungin po natin mamaya. Pero konti-konti pa lang po yung ginagawa nila. Oh, yun, marami pa pala doon sa gawin ito. At habang pinapuputol po natin yung kawayan, pasalan po natin yung mga ginagawa nilang kubo. Ang sasabihin nyo po? Ay, magandang araw ate. Gemas, ano nyo? Gemas Bahay Kubo. Gemas Bahay Kubo. Ayun po yun, Gemas Bahay Kubo. Ang ganda po ba sa inyo lahat? Ang ganda po yung nagawa. Hindi po, kapatid po ng mother. Magkano ba yung mga ganitong kubo yung sukat na ito? 6 by 6 po ito. Magkano yung inaabot ang halaga na ito? 35,000. Mahal pa ng kubo? Kasi okay naman. Pag ayero po kasi hindi ano yan, lifetime na siya. Ayero to, kaya ganun. Ay, yung isang may parang bahay na, yung puro ng bahay na siya. Magkano yun ah? Magkano ganun? Sabihin mo na, baka mamaya bumili ko pagka yumaman ako. Secret, sa ski may message. Sige. Secret daw po. Secret daw po yun. Medyo, anong tawag doon lang sa secret? Basta yun. Marami pong ginagawa ko mo. Habang pinapuputol po natin ating kabayan. 11 feet na pati. Para kumasa sa loob. Ayari po, mahal pala yung kubo na yun. Ay, yero pala. Kaya po mahal, yero.
na merong kuwan. Insulation yung ibabaw, yung ginagawa nyo. Pero, wala na po magubulok na bubong. Yero po, yero. Ay, maganda nga, yero. Ilan pa? Last na po ito, sir. Ano na piraso po yung binili natin. Ang presyo po ng isang piraso ay 200. 40 feet po, 200 pesos. Diba, mura na. Oh. Bibili ka lang ng 20 feet, bebenta ka na. Saka pag bibili sa puno, nasubukan ko nang bumili sa puno. 20. Malaki na hirap. Hindi, isang daan. Saka ligar na bumili lang eh. Ako po, yung pinakit yung puno ko, 70, 80. Hindi, yung ibig sabihin po, bibili ka ng pupula ka sa puno. Ay, napakahirap mo. Manghirap, oh, 120 alam ko noon, matagal na. Tapos upahan mo pa yun, oh, bago mainin pa. Tapos kukunin mo pa sa dulo, itadalim sa kasada. Wala ka ng hirap namin. Kaya gusto ko na yung ganito. Kumbaga, kayas ka na lang ng kayas, gano'n? Oo, oh, oo. Oh. Eh, ano naman po yan eh. Hindi naman kayo maano dyan, sanayan sa kubo, kaya yung mga sa awayan kung magagalamayin niya. Yung mga nagdi-design sila na lahat dyan. Bahala sila dyan. Ano po yan eh. Wala nilang taong ka na nagsimula. 17 years old. Buha ka ng kupo eh. No? Pero hindi sila San Carlos. Naturuan po sila ng mga yun. Pero kasi meron... San Carlos nagmula tayo kupo eh. No? Opo. Tapos yung... San Carlos Pangasinan. O ano, meron naman. Meron din po kami dati. May mga manggagawa din kami. Taga San Carlos. Na, bayaran mo na. Parang bilis. Kano na kayo na po? Ilan po ba? Anim. Lilisubuhan ko po kayo. Eh, kahit hindi na. Kahit gusto mo. Kahit gusto mo, silisibuhan mo. Ano pong lalagay ko to? Namakita naman yung pangalan mo sa resibo. Hindi, lalagay ko din yung pangalan mo. Tapos, hindi, friend na kami ni ate. Ay, oo nga pala. Okay ka na namin. Opo. Pagka umaman kami, pagdating na araw, bibigyan ko po sa'yo. Sasama niyo po ako, ha? Eh, ngayon, kung sa lokuyan pa kami may ginuguhit ang daan eh. Kaya na yun. Pag nabura na yung kuhan. Pag ayun lantas namin, nabuo na. Di ba, lab? Ayan ang akin na. Ganda ang akin lang. Nulik. Wala, bayaran mo. Ikaw naman yung mahawak ng pera. Ako hindi yung mahawak. Nagabigay ka ng alas. Pati, kalat mo mamaya na. Pakikalat mo na. May karga kasi ibabaw eh. Yeah. At ayan, nakabili na po tayo ng kawayan. Salamat! Salamat ate! Babalik po kayo. Thank you. Sige, babalik ulit kami. O, lab. Huwag pangkalso, lab. Huwag pangkalso. Ba't ko huwag pangkalso? Sige po, sige, okay lang. Salamat ah. Sige po, thank you po, balik po kayo. Dito po kayo bumili ng kubo, mura-mura lang. Sige po, thank you. Sa ano na yan, Gemas Bahay Kubo, Embang. Gemas Bahay Kubo. Sige po, salamat po, ingat po kayo. Ang ganda talaga ng sasakyan kasi pangkalahatan, walang maiiwan, di ba? Wala. Di ba, ang ganda ng sasakyan. Kumbaga sa lakad, walang maiiwan, lahat kasama, di ba? Salamat. Sige po, thank you po, ingat po. Ayan po, pakuwi na kayo ng aking lab. Tapos tumilim, makakaabutan pa kami ng ulan. Ay, naka dito. Ay, pinuntahan pa po kasi kami. O, ayan po, madilim, o. Oh. Ang oras po, mag-aaras 4 pa na, madilim na. Ayan po, maganda, yung... At wala po ako sa bahay, may magpapakain na aking alaga na. Katulad po niyan, baka gabihin na po kami. Meron na po akong magpapakain, no? Kaya,
okay lang po na medyo ginaganti kami ngayon. Nakakain pa na maayos ang ating mga alaga kahit gabi po kami. Dati na pagdating tayo ba? Dati una na yung pagkain. Nabutan kami ng alas 10 ng gabi sa biyahe. Hindi nakakain yung aking alaga. Kawawa. Pag naibiling ko naman po sa mga kasama ng aking anak, napapakain naman. Pero pag hindi, hindi. Nakakalimutan din po eh. Ayun guys, sigurado po makakain yung ating mga bibi o peking takto ngayon. Pauwi na po kami. Lagi po kami masaya na aking lab. Paano na kami napapagod? Lagi kami masaya. Para meron mga kadadi, ito na po yung kawayan. Hindi ko na po na ipakita kagabi. Ginabi na po kami. Ito na po yung kawayan. No? Marami po palungan. 6 na pirasong kawayan. Pag pinutol lang ko. By 10 feet po yung ginawa ko dito. 11 feet. Oh. Ang dami. Oh. 6 na kawayan po yun. Ang halaga po ay 1-2. Napakarami po. Hindi na kayo bibili sa puno ng kawayan. Ay mahirap ang bumili pag ayaw pa magpupulak. Oh, dami po, sobra-sobra na po sa gagamitin natin to. At mag-next video na po tayo. Maraming salamat po, magandang buhay po sa atin lahat. Magandang pag-asa po.